Fuck. Huwag ka na nga lang mag-gym, tatangahan lang yan, par. Yung... yung treadmill sa gym nila, hawakan yung... Galing. Hindi ko alam kung sinadya yun o naisalba nung linya na yun na naisip niya on the spot. Welcome back to Break It Down. Itong papanoorin natin na laban ngayong araw na to ay galing sa Ahon 10. Ito yung laban ni Topher tsaka ni Marshall Bonifacio. Simulan na natin. Nanalo ng ko ito si Topher. Pinili niya mauna si Marshall Bonifacio. Tig 2 minuto, pahinga natin. Unang banat, Marshall. Labas natin. Yeah. Tangina. Demon fan favorite. Di nyo maitago ang kakayahan ko na mandurog. Nagbabasag sa mga battle, walang pakay kung masugatan man sa bubog. Pero pang-apat ko na ito na ahon na yung matchup wala sa hulog, galit pa rin yata si Enigma sa adobo niyang nasunog. Kaya si Enigma, inismoke ng solid ang kinuhang mga damo. Tumira pa ng rugby, vulka, pintura, tsaka abo. Nung nasa kataasan ng amats, naisip ni Enigma yung match na to. Marshall versus Topher, sir! Dapat minura mo na lang ako. Nirerespeto kita, Tope. Pero isa lang din to sa hilaw niya na plano kasi di binigay mga dapat kong mga laban kahit naging sigaw na ng tao. Kaya kahit ikaw yung katunggali, gusto ko ikaw din yung hurado kasi putang ina mo, Tope. Gusto ko ikaw manalo. Expectations is sky high, malitol. Panalo ka sapag sipot. Sa pasabog mo ako'y bye-bye at dead ball. Basta tama yung pindot. Ngayon ka mag-muay thai, pang-terror. Ako'y bagsak at iklo, pakigalaw ay McGregor. Ngayon ka mauna sa likod kasi kawawa naman. Mula kay G-Clown, MR, Acer hanggang makalaban si Saddam. Nung nilabas na yung mga battle, never siyang naging lamang. Sa yung tipong pag tinanong si Enigma, humalupit ba? Sasabihin, magaling naman. Pag bumatay, mas excited pa yung mga tao sa pag-comeback ni Badang. Kaya nga, may Muay Thai. Kasi para respect by intercept, ang pang-bingwet niya ay dahas. Walang imet na malintek, pag-check at test mo na lakas. Kala mo perpekto na lahat, meron depekto paglabas. Barka ng average na klase. Walang mag-i-expect ng mataas kasi sulat mo, okay lang. Rap skills mo, okay lang. Bars, delivery, performance, at saka joke, tangina lahat, okay lang. Ikaw na yung jack of all trades, okay lang. Pero kung puro ka lang okay lang, tangina, hindi na okay yan. Kaya, Topher, please, pag tinamaan mo ako sa napuruhan mo, bodybag mo ako, malaking tulong lang yan sa iyong kapalaran, bro. Tapos, di kita kayang talunin. At dapat na malaman mo yan, yung huling kaharap ni Fangs nung gubat, ang tunay na kalaban ko, mag-de-deflect ka ng mga salita gamit yung rebuttals. Alam ko na may naiisip ka, boy. Pero kung ililis mo yung mga linya, then you're missing the point kasi mag-cherry-pick ka lang ng mga salita sa lahat ng aking mga sinabi. Kaya mong i-rebuttal yung mga salita, pero di mo kaya yung mensahe. Okay, solid. Solid yung round 1 ni Marshall. Pinamukha niya doon kung gaano ka-average si Topher. Okay din yung, siguro nagsayang siya ng 8 bars, pero maganda naman yung pagkasulat doon sa intro tungkol sa, although in a way, diss pa rin yun kay Topher, na but si Topher daw yung binigay sa kanya. Pero yun nga, papainit pa si Marshall dito sa round 1. Tingnan natin yung round 1 ni Topher. Hayop ka. Okay lang. Wow. Pag binaliktad mo yung okay, KO. Dinadawit pa yung pagmamuay thai. Talagang pang-aning. Sige mamaya, suntukan kayo ni Twing. Sala. Siya si Marshall Bonifacio. Ang superhero ng liga. May armas pa yan na sword.
Minsan nga lang ipakita. Kapangyarihan di nakaka-board, tapos yung galawan niya pang ninja, nung nagalit, nag-evolve, nag-anyo siyang salbabida. Hoy, Baymax! Pustura mo pala ang alatado ng mahina. Yung ganyang pangangatawan, gago, din yan aprobado sa Manila. Aba puta, o sakto. Lapit ka nga, pambihira. Ganito itsura ng mga tao pag yung kwarto malapit sa kusina. Ano ba talaga kasing kinakabisihan mo, ha? Pag-gym. O sige, pag-igihan mo pa. O kaya wag mo nang ipagpilitan pa nga. Dahil puta na. O kaya wag mo nang ipagpilitan pa nga. Dahil pagputa na. O sige, pag-igihan mo pa. O kaya wag mo nang ipagpilitan pa nga. Fuck. Huwag ka na nga lang mag-gym. Katangahan lang yan, par. Yung... yung treadmill sa gym nila, hawakan yung... Galing. Hindi ko alam kung sinadya yun o naisalba nung linya na yun na naisip niya on the spot. Huwag ka na nga lang mag-gym. Katangahan lang yan, par. Yung... yung treadmill sa gym nila, hawakan yung umaandar. O ano, mababaw na naman. Baka itulad mo ako kay Martin na panay ganto ka. Habang bumaba na tuloy yung Martin, natataranta. Dismayado mga tao pagkatang hilig mandistract. Si Bonifacio pamihadong kinahiligan ay itak. Yung diskarte mo pang bobo, halata na wap yan, bro. Mahilig ka nga ba talaga sa bolo o baka sa itak-tak mo? At dinamay pa negosyo ni Pangs, ang kapal talaga. Iba't yung negosyo niyong karinderya sa Cebu. Nakakatanga, only wings daw yung menu at masarap talaga. Only wings mo yung mukha mo tapos puro napkin pala. At sa... at sa tuwing dadayo ng Manila, kala mo kung sinong matalino. Kahit di bumibili, humihingi yan ang resibo. Alam mo, parehas kayo ni Nikki. Tanga kayo pareho. Nag-book ng angkas tapos gusto nyo kayo magmaneho. O ano, Marshall, di ba nakakapanibago? Di dito uubra palabas na itong tarantado. Ito na kanyang wakas, nakatikim muli ng talo. Ngayon nasaksihan nyo sa kanya katapusan ng probinsyano. Okay, round one. Parehas na sila nagpapainit pa dun. Yung choke ni Topher dun, di ko alam kung fake choke yun. Parang nagmukhang fake choke dahil sa... after niyong tumigil, yung sinabi niyo, huwag ka nalang mag-gym. Parang nasalba yun. So, para sa akin, tabla. Tabla muna tong round 1. Tingnan natin yung mga susunod na rounds. Wala pa akong haymaker na matindi na naririnig. Seryoso yung kay Marshall, kay Topher naman patawa. Pero same level. Tingnan natin yung round 2. Tingnan natin! Nasimula. Yo! Kung sakaling magpalit ba ngayon ni Cripply, di pa rin ako magka-cancel. Tatama pa rin tong material ko kahit sa pareho na angle. Ikaw mang mangkutingin hagdang pang-akyat lang itong battle, Jackie. Masasaktan sa maling hakbang at yan ramdam ng iyong angle. Alam niyo anong karami ng Cripply at Topher? Sagot. Ayun. Ano, alam niyo anong karami ng Cripply at Topher? Matindi na user. Maliksi na scorer kasi friendly yung pusher. Di ko sinasabing addict sila, pero di ko sinasabing addict sila, pero sila hindi abuser. Tang ina, nag-rhyme talaga yung Cripply at Topher sa nagsindi ng toter. Pag iniimbita kayo ni Aligma sa Manila, hindi dahil sa galing unggoy. Nangunguna yan sa saikuhan. Para sa si Sigmund Freud, ganito kasi yan. Pag kulang na yung lineup, wala yung first saka second choice, napapasabi si Aligma ng, Dennis, pakikontak nga yung Bicol Boys. Pakikontak nga yung Bicol Boys, tang ina, kaya walang karapatan magyabang itong mga putapeting mangmang. Ang tawag sa tandem nila, pwede na yan. Sila yung filler line na may kasamang solido na 3 bars, katumbas nila yung resibo sa wallet. Pag tumae ka tapos walang tissue yung CR, no need maging aggressive at wild. Ang message lang ay, di kayo kiniimbita dahil sa galing. Sadyang kayo accessible by. Hindi pa kayong umusbong na di magkasama. Yan ang inyong pagkakakilanlan.
Parang Spice Girls, nag-hit kasi nag-tubic am one, galing tayo sa magkaibang tela. Kasi kailangan mo sa palagi, iisa na nga yung mananahi, pareho ba yung pagkahabi? Walang buo sa inyong dalawa kasi pareho kayong bahagi, hindi ka mag-isa kundi siya kasama, ang tawag sa iyo magkalahati. Dalawang Robin, walang Batman. Dalawang Pancito, walang Dolphy, walang Tito Vic at Joey, dalawang Richie the Horsey, dalawang Chewbacca. Dalawang Richie the Horsey, walang Chewbacca. Dalawang Chewbacca, walang Han Solo. Gagamitan ng mind tricks. May sipa nga ang inyong combo, oo, dalawang sidekick. Ang split personality disorder ay parang dalawang tao sa isang katawang lupa. Sa katawang lupang mag-isa, sila naman yung iisang tao lang sa dalawang katawang iba, parang magic na yung babaeng kinakahon at nilalagari yung galawan nila kasi iisa lang yung pinapakita kahit na dalawa sila. Oo, ang sinasabi mo, sinasabi niya rin. Pangloro yung artistry. Gusto mong gawin, ginagawa niya din. Todo yung puppetry, walang sariling achievements at imahe, mga bobo at wack MC, kung anong sayo, sa kanya din na parang conjugal property, kaya creepy at Topher. Kaya creepy at Topher, kung tingin nyo, dope ang luto nyo na parang Jesse at Walter, gising, damdamin niya yung sakit, parang matinding hangover, kasi ginawa niyong tulay ang isa't isa. Kahit Bridge is the owner, wala ka Cripply at wala ka Topher kung walang Cripply at Topher. Oo, mag-cherry-pick ka lang sa lahat ng aking mga sinabi. Sige, mag-rebattle ka ng salita. Di mo kaya yung mensahe. Okay, mas malakas yung round 2 ni Marshall. Mas nagustuhan ko yun kesa sa round 1 niya. Dito, diretso na yung mga atake niya. Diretso na. Gusto ko rin yung angulo niya na sidekick. Galing nun yung dalawang Robin, walang Batman, dalawang Panchito, walang Dolphy, okay yun, dalawang Chewbacca, walang Han Solo. Maganda yung angulo niya dito, tsaka mas, kumbaga pinapakita niya dito na yung galing niya sa pagsulat ng multis, yung bobo yung artistry, ano man, todo na wack MC, conjugal property, ang ganda ng rhyming doon, ang ganda rin ng punto. Mas gusto ko tong round 2 ni Marshall kaysa sa round 1 niya. Mas maraming suntok dito. Tignan natin round 2 ni Topher. Yung mga linya patapon, anong uncle, tita na siya ngayon. Anong Richie the Horsey? Baka Richie the Nicky. Ika nga niya kay Sack. Pag ako'y naging lisensyadong engineer, tatapak ako kung saan ko gusto. Aba, yung konsepto mahusay. Kaso di naman siya nakapagtapos, kaya di makontento sa buhay. Yung depensa mo kay Sack Invento, tangina nakakaumay. Tatapakan niya daw yung basang semento, pero wala siyang konkretong patunay. Kaya sinubukan maging arkitekto, kaso yung plano niya ang boring. Pahinto-hinto na kasi yung rap, parang si Apok nun sa zoning. Walang malinaw na mensahe, kaya yung tao biglang loading, sobrang obsessed maging arkitekto kasi yung pagiging engineer niya naging drawing. At walang malinis na performance, yan ang ambag niya sa battle rap. Panay kulangot, sabay kamot, yan ang Marshall starter pack. Panay choke na kasi sa kada laban, tila ba'y nasasamid? Ramdam niya na ang kamatayan ng napatitig sa sahig. Panay ganto pa ng kamay, pag alam niya nang madadaig. Ganyan talaga mga bangkay, talagang nanlalamig. Pero mahusay naman daw, at alam niyo ba kung bakit gumaling to mag-rap? Kasi estilo niya, i-translate mga linya sa King of the Dot. Nauto mo mga taong magaling kumagat, sobrang daya mo sa bars, nalasing mo lahat. Sobrang daya na sa bar, sobrang sip-sip pa sa mga judges. Dapat sa ganitong tao itinataboy. Pistado ka na boy, pinapaikot mo lang yung mga hurado, parang hurado sa The Voice. At oo, magaling ka mag-English, ngunit kadalasan di buo. Magaling ka nga bang talaga? Psst, di naman yan totoo. Dahil barok lahat, dahil barok yung mga English tracks mo, di mo kami mauuto. Nung pinakinggan niya nga yung kanta niya, sariling ilong niya dinugo.
Porke nasa call center sa ibang lingwahe malupit. Oh, di ba doon ka nagtatrabaho pero may nangyaring masakit? Talagang grabe pa sa grabe yung sinapit mo mapait na sa sobrang hirap ng account nyo, yung unit nyo, pampiso net. At aminin mo man sa hindi, alam ko may kaambagan ka ng rima. Kalimitan na bigayan, paangatan pa ng silya. Kaya madalas sa kadalaban, sumasapakto at may tira. Call center agent ka nga, kasi sanay kang tumatanggap ng linya. Ulit ba na, Marshall? Pahigan natin! Okay, mas malakas din yung round 2 ni Topher kumpara doon sa round 1 niya. Gusto ko yun yung pagiging engineer mo, naging drawing. Galing din nun. Hirap na to. Round 2, mahirap din timbangin. Pareha silang magaling dun sa round 2. Para sa akin, tabla lang din muna ulit. Round 1, round 2. Itatabla ko muna. Parehas maganda yung sulat nila dun. Hindi natin yung round 3. Pinangalanan mo sarili mong Topher. Umaasa kang magiging iba ka. Pero kadiri talaga. Kasi ang translation ng Topher ay buhok ng daliri sa paa. Wala na ako sasabihing maganda. Wala akong mapiling pambara. Ano bang karam ng daliri si paa? Cripply, tanga ka. Kayong dalawa, magkasama sa ginhawa at pagsubok. Sa kapakanan ng isa't isa, palaging nakatutok. Nung may kayo nag-muay thai, pansanay, musasikot, makatuhod, nagpapatumbong ko ay cripply habang sa graba nakatukod. Pag sinabing Topher, muay thai, bubog ang mga siga, supot naman sa liga at tunog baklang manika. Pag sinabing Marshall, bars, busog sa mga linya, kaya muay thai mo mukha mo. Hindi yan yung martial arts na gusto nilang makita. Ako ang Bicol Pride. Ako ang Bicol Pride. Mula Legazpi hanggang Naga. Bakla ka ba, LGBT? Kasi pride yung pinaparada. Kung galit sa'yo yung mga taga-Bicol, ang gusto na sa baba ka kasi may to ka sa pangalan. Kung may manghatak man sa'yo, malamang namali ka ng parada. Wala kasing nawili sa iyong hangarit, intensyon mong pagpatok. Kaya may lihim na yung may-ari sa imbitasyon niya at alok. Pagbiyahiin kalaban sa akin at revelasyon na to barok. From Naga City to Naga Saki, destinasyon mo ay sabog. Bicolanong may express, kaya maanghang daw sa panlasa. Ako ngayon may press X, sa laro mawawala siya. Retradong media, express sa pagka-ere bababa ka. Gloria Arroyo na express, maraming nalinlang tapos wala namang bara. Bakit kasi si Tope? Binigyan mo na ako ng tabla. Sasabunin ko itong mansa na may halong pagkamuhi. Utak ay natutuyo. Pag pinagsampay yung gago habang ako plansado sa paglaban uli, kuha niyo yung senaryo? Bagong labang damit, tapos aparador naman na pagkubli. Matik na yon, mangyayari ngayon, mangkakahon kasi pinagtupi. Kasi pinagtupi. O ang tanong, naribat mo ba yung first round kung saan pinamukha ko sa iyo ang iyong kakulangan? O yung second round na in-expose ko yung katotohanan na di mo kayang luwayan? O yung third round na yung punches ko di mo kayang matumbasan? Anong rebattles? Rebat mo ngayon na yan, pagtayo na lang kasi di na kasi style clash. Pag sinabi yung pag-almalupit at huwak ay pinag-match nyo. Simula pa lang, alam na natin hindi na to sakto. Kailangan ko pa yatag sundukin to sa ilong, magiging dugo, imbisipon. Yung mga sundalo kasi para malaman yung intensyon ko na wasakin yung kampo. Okay. Round 2 pa rin ni Marshall yung pinakamalakasahan dito. Parang tabla lang yung lakas ng round 1 tsaka round 3 niya. Tingnan natin yung round 3 ni Topher. Batas, dinamay ka. Tadya ka na. Real talk. Sobrang hilig mo sa real talk. Pero wag mo nga kaming aningin dahil ang katotohanan, Marshall, ay nasa mismong paningin. Pero sige, itodo mo kung gusto mong bigyan diin. Pero ang totoo, walang nakakuha.
kailangan ko pa ba nabanggitin na ang totoo ay uutot kahit pabalik ka rin? Parang nagamit na ni Basilio yan sa laban nila dati. Sa finals yata yun ng 2x2. Walang nakakuha. Kailangan ko pa ba nabanggitin na ang totoo ay uutot kahit pabalik ka rin? Ramdam mo na ba yung tama? Alam kong kung... Ramdam mo na ba yung tama? Alam kong gumamit ka bago ka sumalangbay. Kasi di sanay pag walang amats kasi tumatamlay. Kaso nga lang ay sa mga matay, kumpirmadong siya'y pinaglihi sa lumpia kasi mukha siyang hay. Lutang ka madalas at sa kayabangan ay lango. Pakiramdam malakas, ayaw na daw magpaupo. Kung sa midsanan mong bigkas, sila'y iyong napatayo. Sa kadahilan ng nakasanayang buhat mo, lagi yung bangko. Total payabangan na rin lang pagbibigyan kita, pare. Nasa 8 laban ko sa flat top, standing ovation yan lagi. Pero wag kayo, tinanggihan na ito si Nikki kasi naging komedyante na raw. Ayun, bigyan pugay. Di ba naging komedyante ka rin nung sinabi mong ikaw magkakampiyon sa isa buhay? At usapang isa buhay, sa isa buhay, isa buhay. Kasi di ba lagi kang laglag tapos sasabihin mo battle of the year? Pag sinapok ko sa'yo to, doon ka magiging battle of the year! Kasi sobrang mapili na sa kalaban porque nasa hotspot siya. Talagang masyado ng maarte, puro sat-sat pa. E magkakabilang lang yung imahe pag nasa mugshot ka. Hilig magturuan sa battle, parang last shot na. At nung nilisan niya daw yung iligan, tanging pluma ang dala. Dahil iaangat daw yung Cebu, woo! Daming tropang natawa. Kung itakwil ka man doon, ikaw na kusang magtaka. Ikaw na kusang magtaka, best import daw tong pusi sa limpusa lang pala. Kaya siya na lang ay nagawi at naparito para magkaubusan. Ika'y sawi na ng ilang siglo, wala nang dapat tuldukan. Ito'y araw ng mga malimo na di na dapat dugtungan. Ito'y parang Bonifacio Day 3-0 yung katapusan. Okay, round 3. Mukhang nadali ni Topher si Marshall dun sa round 3. Malakas yung closer niya kumpara kay Marshall. 3-0, yun yung katapusan, Bonifacio Day, sakto sa pangalan ni Marshall. Tapos yung mukha Shanghai, ang galing din ng rhymes niya dun, pati nung punchline, yung pagkabuo nung linya na yun. Para sa akin, round 1, round 2, tabla lang. Round 3 kay Topher to. So, tingnan natin yung judging. Topher versus Marshall Bonifacio. Mag-i-expand best kung nagusto yung laban na yan, mula sa kanilang pareho. Boto ng orado, 4-1, pagayay tayo lahat para kay Topher. 4-1, pero yun nga, masasabi ko, dikit talaga tong laban na to. Doon lang nagkatalo sa round 3. Nagkataon na yung pinakamalakas na round ni Topher, na ilagay niya doon sa round 3. Tapos si Marshall, yung pinakamalakas niya siguro yung round 2. Pero natapatan din ni Topher yun ng round 2, kaya ako tinabla. Kaya yun, close fight, pero kay Topher to, para sa akin. So yun, hanggang dito na lang, sana na-enjoy nyo to. Meron pa tayong mga susunod na uploads dito sa Break It Down. At sa susunod, abangan nyo rin, mag-review din ako ng ibang battle sa ibang liga. Sa Sunugan, sa 052, at sa iba't ibang liga pa na bibigyan tayo ng permiso na gamitin yung footage nila. At maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay mula day 1. Mag-iingat kayo palagi lahat. Ganito na lang. Peace. I'm out.